chose to be in a pastoral college because sobrang lapit niya sa amin. Diyan lang ako eh. And after or before college, madami ng image na sinasabi sa akin yung friends ko, family na Divina is very suitable sa course na pinipili ko, which is teaching. And nung napasa ako dito, nasabi ko naman na lahat ng image or lahat ng sinabi nila is true. So, yun. I choose DPC kasi sila talaga ang nakatulong sa akin para unti-unti kong maabot ang aking mga pangarap. Alagang Divina Pastoral College na from enrollment to employment, talagang naramdaman ko. At kaya nga lagi ko sinasabi, pangalawang bahay ko ang Divina Pastoral College at mananatili ang DPC sa aking puso. Isa sa pinakagusto ko sa Divina Pastoral College is yung i-accept ka nila na with your emptiness at i-let go ka nila na punong-puno ng experience, ng learnings at ng lahat ng instruments na pwede mong gamitin in the near future. Siguro yung pagiging student assistant tsaka yung nag-aaral ako kasi mahirap na bagay yung pagsasabayin yung pagtatrabaho at pag-aaral. So yung naging ko doon solution is time management. Siguro yung Cabrera Room. Kasi yung Cabrera Room, dito ko nakita o dito ko unang na-experience kung ano nga ba yung meaning ng pagkakaroon ng totoong kaibigan. Nung senior high school kasi ako, hindi ako masyadong friendly sa mga kaklase ko. Kumbaga pumapasok lang ako para, pasok, school, bahay, ganyan. Pero dito sa DPC, and dito sa room ng Cabrera, dito nabuo lahat yung mga unexpected friendship, yung unexpected moments na hindi ko akalain na mararanasan ko pala sa college life ko. Bata pa lang ako, gusto ko na talaga yung teaching, gusto ko na talagang magturo. Pero hindi siya ganun ka-strong yung kagustuhan ko na yun dahil may mga iba pa akong pangarap. Pero pagtungtong ko nung high school, dun ko na-appreciate yung bawat teacher na talagang binibigay yung best nila para magturo at para tulungan yung mga bata na nangangailangan ng tulong nila. At nung na-witness ko yon, sabi ko sa sarili ko na darating yung panahon, yung tamang panahon na ako naman yung tutulong sa mga bata na yun para maabot yung kani-kanilang mga pangarap. Malaking influence ng family and relatives ko sa course na napili ko. And also, I remember noong second year college, one of my professors or one of the professors told us na teaching is one of the profession na hindi mahirap mahalin.